Ayan, magandang araw mga ka-PJ. Yan, panibagong vlog tayo ngayong araw, ano? Meron akong gustong i-share sa inyo, no? Tumawag sa akin yung aking isang customer. Ngayon nga ay medyo maluwag na, so plano niya na magtayo ng kanyang sariling karinderiya. Ngayon, ang problema ay iisa lang yung kanyang tangke. Ang binili niyang kalan, ano? Bali, dalawang double burner katulad nito. Yan, ito mga luma na ito yung mga stock ko na lang ito ng mga sa mga previous ko na customer na tinatapon na lang nila, no? Ito yung mga produkto, mga nire-remedyuhan ko ngayon. Okay na ito ngayon. Yan, ganito yung gusto niyang gawin, ano? Dalawang double burner. So, ang yung kanyang tangke ay iisa lang. So, gusto niya na sabay itong gumagana. So, binigyan ko siya ng ano, no, ng solusyon. Sabi ko sa kanya, walang problema yan, sir. So, kahit isa lang yung tangke ay magagawa pa rin natin yan sa pamamagitan ng paggamit natin ng splitter, katulad nito. Ito yung Y connector. Yan. Ang gagawin natin dyan, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ito ikakabit, ano? Kasi meron naman talagang hindi alam kung paano ikabit ito. Yan. So, tanong niya kagad sa akin, paano yan, ka-PJ, bibili pa ba ako ng isa pang regulator? Sabi ko hindi na siya kasi isang regulator lang kailangan natin. Kasi gagamit nga tayo ng splitter para magiging ano siya, pwede nating i-connect sa dalawa. So ang kailangan lang natin ito lang saka isang regulator tapos itong hose, yan. Puputol din ng kaperaso. Ito ka haba, no? Para ikabit natin 'yan. At dalawang piraso po ng hose, yan ano. Yan depende na po 'yan sa haba ng pangangailangan niyo kung gaano kalayo yung distansya sa tangke, no? So, bali, gagamit din tayo ng clamp. Yan. So, dito pa lang, dalawa. Tapos, dalawa din dito sa isang hose at dalawa rin dito sa kabila. Kaya, bali, anim na clamp yung kinakailangan natin. Yan. So, bago natin simulan yan, magpapakilala na muna ako. Yan, papusokin muna natin yung ating intro. Pasok na intro! I'm BJ! Obstacle ka lang! Your delivery boy for today, order na! Welcome back mga ka-PJ, ano? Ayan, so alam ko excited na kayo na mapanood ito kung paano i-set up ito, ano? So bago ko simulan yan, meron lang akong isisingit ng kakaunti, ano? Ano kasi nagtatanong, sabi niya, ka-PJ, bakit yung ibabaw daw ng regulator ito, itong takip, na ang iba nito kulay itim eh, meron daw butas dito. Ito, meron siyang butas dito, meron din siya dito. Kaya pag nagbubukas po tayo ng ating valve ng tangke, ano? Nagugulat po tayo, sumisingaw to. Akala natin sira na yung ating regulator. Hindi po yun sira. Base po sa pagkakaintindi ko, no, sa akin to, sa aking karanasan, ano, saka sa tingin ko, na kaya siya nilagyan ng butas dyan, dyan. Para kapag halimbawa, binuksan po natin yung ating valve ng tangke, ano, malakas po kasi ang pressure noon. Pero may tendency po na mabutas o mawasak yung rubber na nasa loob. Masisira po yung ating regulator. Kaya po siya nilagyan ng butas para yung sobrang lakas ng pressure ay mabawasan. Kaya kung napapansin po natin na unang bukas natin, may biglang sumisingaw dito na nahamoy natin LPG. Akala natin, sira na yung ating hose. Hindi po nila. So, para po sa akin na normal lang po talaga na may sumisingaw dyan sa unang bukas. Kapag ka umandar na yan, sumindi na yung ating kalan, wala na po yung singaw. Ibang term natin dito, meron siyang exhaust. Para pag sakaling sumubra yung pressure, makakalabas siya. Para hindi mawawasak yung ating rubber ng regulator sa loob. Kasi may rubber po yan eh. Yan, sana po nasagot kong yung katanungan. Yan, so simulan na natin yung ating pinaka-topic. Paano nga ba natin i-set up yung dalawang double burner kalan? Gamit lamang ang isang LPG tank at isang regulator. So, unang-una, ang kailangan natin ay puputol tayo ng kapirasong hose. Yan. Kaso, depende po ito sa sitwasyon, ano? Kung gaano kalayo yung inyong tansya nyo lang. So, masusukat nyo naman yan eh. Ito kasi, kaya maiksi lang ginawa ko dahil malapit na naman siya sa tanke at yung burner. Pwede kasing medyo may kalayuan. Kaya hahabaan nyo ito ngayon. Pwedeng ito ang hahabaan nyo at ito naman yung iiksyan nyo. Yan. Depende po yan sa inyo. Kaya kailangan kayo na bahalang mag sukat. Susukatin nyo lang. Depende yan sa inyong
preference. Okay? Basta tandaan nyo lang, kahit pa medyo mahaba ito, pero pareho lang yung style. Dito po sa kapirasong hose na to, lalagyan po natin siya ng tigisang clamp. Yan, nilagyan ko na po siya kasi para hindi na po tayo humaba. Kasi ilalagay ko pa siya. So, naka-ready na po siya, no? Nilagyan ko na siya. Yan, magkabilang dulo. Yan, tigisa sila. Ngayon, ang gagawin, so next na gagawin natin ay, yan, sasalpak natin dito. Okay? Yan, salpak natin sa regulator. Yan, ganyan na siya. So, kahit mamaya-maya na natin siya higpitan pagka nasitap na lahat. So, ayan po, no, ang next na gagawin natin ay, ikakabit na natin yung ating Y connector. Yan. Okay? So, sasapak natin yan. Okay? Yan, din natin yan. Sasak na siya, no? Yan. Ganyan na itsura niya. So, next, itong hose naman, katulad nito, sa maliit na hose, no? Ilagyan ko na rin siya ng clamp sa magkabilang dulo. Yan, tiisa sila. Okay? Para ready na yan. Kabit natin ng ganon. Saksak natin ulit. Okay? Yan. Nakabit na siya. Tapos, isa pang hose. Sa tulad ng sinasabi ko, kung medyo matigas, lalagyan natin niya ng sabon. Pero ito, kaya ko pa naman. Okay? So, bali, huwag na muna natin itong higpitan para mamaya pag kinabit natin doon sa burner, baka mapilipit siya. So, madali na natin siyang iikot dahil maluwag pa. So, ayan po, ano, nakakabit na yung ating dalawang hose sa Y connector. Okay? Tapos yung ating Y connector naman ay nakakabit na rin siya sa regulator. So, next step na gagawin natin para ma-sure natin ano, na hindi siya magiging pilipit, ano? Ikakabit na natin ito sa tangke. Para alam na natin kung ano magiging itsura niya. Hindi tayo mahirapan mamaya na baka mamaya pilipit yan. So, ikakabit na natin sa tangke. Yan. So, katulad nga na sinasabi ko, pwedeng hindi po magkakapantay yung hose na dalawa. Kasi pwedeng yung isa malayo, yung isa malapit. So, depende nga po yan sa sukat ninyo, no? Kaya dapat susukatin nyo para hindi rin masasayang yung hose at para rin hindi siya istorbo. Kasi istorbo po pag mahaba masyado yung ating hose, tapos malapit lang naman pala. So, dapat sakto lang para walang istorbo. So, ayan na po, no? Papakita ko sa inyo kung paano ito ikakabit sa tangke. Okay? Tulad ng dati, tulad sa isang barnel lang, ganyan pares lang sila. Wala silang pinagkaiba. Okay? Kailangan natin na saan. Gamit na basahan. So, gagamit na tayo ng basahan kasi masakit siya sa kamay. Mahigpitan natin siya ng maayos. Okay, ganyan. So, ayan po, nakakabit na yung ating regulator pero hindi po natin nahihigpitan yan. Ihigpitan natin yan maya-maya pagkatapos. Para hindi tayo mahirapan mamaya, baka mamaya mapilipit siya. So, next natin ang gagawin ay kakabitan natin dito sa burner. Okay? Yan. Saksak lang natin yan. Saka natin higpitan. Okay? Higpit na. So, dito naman sa kabila. Saksak natin ulit. Okay na yan. Higpitan yan, ano? So, ngayon, higpitan na rin natin yung nandito. Okay? Kasi okay na yan. Wala nang pipilipit yan. So, ngayon, ang gagawin natin na bubuksan na natin to, itong bulb, no? Ito po yung pagbukas nito, no? Para hindi tayo malito, hindi tayo magkamali, ano? Ang pagbukas niya, pag nakasara siya, tatlong beses. Isa, dalawa, tatlo. Ang pagsara naman niya, tatlong beses din. Pamunta naman sa kanan. Isa, dalawa, tatlo.
Okay? Yan. So, bubuksan na natin. Isa, dalawa, tatlo. Okay? So, titesting natin kung meron siya o yung ating ginawa. Una na, unahin natin dito. Okay? Sa regulator. Kung may problema yung ating regulator. Okay? Yan. Clear. Ah, wala. Walang singaw, no? Next, yung ating dugtungan. Ito unang dugtungan. Tingnan natin kung merong singaw. Okay? Yan, wala. Kasi kung meron po yan, may bubbles po dyan. Pangalawa, ito. Yan. Yung tatlong nakakamit na dugtungan. Oh. Pag kami nagbubbles dyan, ibig kong sabihin, meron pong tagas yung ating ginawa. Dahil nga nakabukas yan eh. So, yan. Wala namang bumubula, no? Okay. Okay na yan. So, dito tayo. Kapila. Okay? Yan. So, wala. Wala siyang singaw. Yung isa. Kapila. Dapat titestingin natin yan para sigurado po tayo. So, wala rin. Wala rin singaw yung kabilang burner. So, okay na yan. So, yan po. Yan po yung setup natin. Isang tangke na nakakabit sa dalawang burner. Nasa inyo na rin po yan kung ayaw nyo nang malapit lang yung tangke sa kalan. Yung abaan nyo lang yung inyong hose. Ito ay sample lang naman po ito. Nasa inyo po yung kung anong distance ang gusto nyo. Testing na kagad natin kasi parang hindi na tayo tumagal. Okay? Baka naiinip na kayo eh. Yan. Okay? So, dito naman tayo. Okay? Hinanan natin masyado malakas. Yan. Masyado malakas itong ating kalan eh. Ito pa isa. Yan. Okay? So, yan. Yan na yung ating setup natin sa dalawang burner, isang tank nilang. Okay? So, yun yung mga setup na ginagawa sa mga karinderiya. Instead na dalawang tangke na gamitin nyo, isa lang. Tapos, kung dalawa man yung nabili yung tangke, maganda, yung isa, gawin nyo na lang reserva. Ayan po, ano, nakasindi na po yung ating dalawang double burner. Ano? Yan, nagaganda ng apoy nila at mga blue flame sila. So, talagang hindi mangingitimang inyong mga kaldero dyan. Okay? Yan. Pang tip ano na i-share ko sa inyo, dapat po ay mas maganda kung tapos na po tayo magluto ano, unahin natin isara yung bulb ng tangke para siguradong hindi natin ito makakalimutan. Kasi importante po 'yan na dapat laging nakasara yung ating bulb. So unahin natin yung bulb, okay? Habang nakasindi siya. Para alam natin na patay natin yung bulb. Okay? Yan, patay na siya. So ibig pong sabihin niyan, wala pong depekto yung ating bulb. Kasi namatay siya eh. Kasi kung may depekto po yung ating bulb, hindi po yan mamamatay sila. Yan mga ka-PJ, ano, nakita nyo naman kung paano siya sinet up step by step, ano? Kaya madali lang po siyang gayahin. Ngayon, ito pong setup na to ay ideal po ito sa karamihan na mga karinderya o yung mga maliliit lang ang pwesto kasi masikip eh. So, hindi pa pwede yung maraming tangke, ano? So, saka makakatipid ka na rin. Instead na dalawang tangke ang gagamitin mo, isa na lang siya, kung meron kang isa pang tangke, no? So, gagawin na lang natin na reserva yun. Okay? So, para hindi tayo ma-haggard, ano? Hindi tayo magmamadali na magpapadeliver ngayon din. Kasi, meron tayong palaging reserva. So, imbis na dapat na dalawang tangke gagamit natin, ang mangyayari na ngayon ay magkakaroon na tayo ng reserva. Kasi, isang tangke lang ginamit natin. Hindi na natin kailangan na manghihiram pa ng tangke sa ating mga suki. Kasi, alam niyo naman, oh, Diyos ko, kapag nanghiram po tayo ng tangke sa ating mga suki, eh, hindi ko naman saan nila lahat, pero talaga kung baka hindi tayo makaka-discount sa ating mga suki. Doon sa ating mga suking LPG store, baka hindi tayo makaka-discount. Bakit? Bakit naman ka PJ? Eh, suki nga eh. Hindi po, siyempre, negosyo po yan. Kapag negosyo po, siyempre, si suki ay nagpahiram sa inyo ng tangke, kunwari, ano? So, siyempre, babawi naman siya kahit pa sintimo-sintimo sa inyo. Instead na bibigyan kayo ng discount, eh, huwag na muna kasi nagbabawi siya doon sa tangke dahil namuhunan siya eh. So, bumili siya ng tangke para ipahiram sa iyo eh. So, nababawasan yung inyong discount. Siyempre, alam na natin yan, negosyo kasi. Kaya, kung meron ka sa rin tangke, hindi, mas maganda, makakapag
di man kayo kay Soking LPG store na bigyan ka naman ng malaki-laking diskwento kasi hindi ka naman ang hihiram ng tangke. Okay? At hindi ka rin niya mapipressure kung halimbawa gusto mo nang umalis. Kasi naiinis ka, mabagal ang deliver o ganyan-ganyan, maraming reklamo. Kasi wala ka namang hiniram na tangke. Lahat ng tangke mo sa'yo, binili mo eh. Okay? So hindi na muna ako magtatagal mga ka-PJ. Maraming salamat sa inyong panonood. Ano? At sana meron kayong natutunan. So magpapaalam na muna ako magsamantala kung nagustuhan niyo yung video ko. Huwag niyo naman kayo mag-like naman dyan. At kung bago ka, pakisubscribe na rin. At pakiclick yung notification bell para updated ka sa lahat ng bagong upload ko. Yan. Medyo pause na naman. The PG nyo is now signing off. Diyos!